Kumusta mga brad? Ito na ang part 3 ng ating pagbabalik-tanaw sa mga lumang larawan dito sa Pilipinas. At tignan natin kung ano na ang itsura nito sa panahon natin ngayon. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Tulad ng sinabi ko sa nauna kong video, na ang mga lumang larawan sa ating bansa ay sumasalamin sa itsura ng ating kasaysayan. Pinapaliwanag nito kung anong pamumuhay ang meron noon at dito natin maikukumpara kung mas masaya ba ang buhay sa panahon ngayon kesa sa dati. Ngayon, isa-isay natin at balikan ang mga lumang larawan dito sa Pilipinas at tignan natin kung ano na itsura nito ngayon. Simulan na natin! Ito ang official residence ng presidente ng Pilipinas. Ang Malacañang Palace noon ay hindi katulad ngayon. Itinayo ito noong 1750 bilang country house ng isang Spanish nobleman na si Don Luis Rocha. 75 years matapos ito itayo, dun lang ito naging pagmamayari ng gobyerno. Taong 1825 noong binili ito ng Spanish government para magsilbing summer residence ng Governor Generals. Mula sa istruktura nito na gawa sa kahoy, ang palasyo ay gawa na sa kongkreto. Naganap ang major improvements ng construction dito sa panahon ng pamumuno ni dating Presidente Manuel L. Quezon. Ang reception hall ay isa sa makasaysayang silid ng palasyo ng Malacañang. Ang grand chandelier sa reception hall na ito ay nananatili pa rin magpaanggang ngayon. Nadagdagan lang ang lugar ng mga larawan o official portraits ng mga naging presidente ng Pilipinas. Ang istrukturang ito ay kilala ngayon sa tawag na Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang main international gateway ng Pilipinas na nagsimulang operasyon noon pang 1961 sa pangalang Manila International Airport o MIA. Dinisenyo ito ni Architect Federico Ilustre. Pinalitan lang ang pangalan nito na Ninoy Aquino International Airport noong 1987 bilang pag-alala sa pagpaslang sa dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Noong kilala pa ito bilang MIA o Manila International Airport, isa ito sa pinaka-the best at pinakamalaking kumita na airport sa buong Asia. Ito yung panahon noong 1981 na malapit nang matapos ang Terminal 1. Itinayo ito para ma-accommodate ang mabilis na paglaki ng bilang ng mga international passengers. Ang terminal na ito ay nagsiserve ng lahat ng international flights at sa ngayon, interconnected na ito sa tatlo pang terminals. Ito ang Fuente Osmeña Circle na kilalang rotonda sa Cebu. Sinimulang buksan ito sa publiko noong taong 1912. Pinangalan ito sa dating Presidente Sergio Osmeña na isa rin Cebuano. Ngayon, ang Fuente Osmeña Circle ay napapaligiran na ng mga malalaking establishmento tulad ng mga hotels, malls, restaurants, mga bangko at mga fast food chains. Ito naman ang larawan ng Escolta, isang makasaysayang kalye sa Maynila na nakatindig pa rin magpanggang ngayon. Tulad na lang nung nasa kaliwang bahagi, may kita ang Regina Building. Habang sa kanan naman, may kita ang First United Building. Ito naman ang Manila City Hall na itinayo pa noong taong 1939 na dinisenyo ni Antonio Toledo. Ang Manila City Hall ay kilala rin sa clock tower nito at sa overall design na hugis kabaong kung titingnan nito ng aerial view. Ang Boracay ay isa sa kilalang beach resort sa Pilipinas na i-record sa kasaysayan na noong 1521 ang islang ito ay tinirhan ng indigenous tribe na tinatawag na Ati Tribe. Ito yung panahon na hindi pa kilala ang Boracay. Taong 1978 lang kasi pinakilala ang lugar na ito sa buong mundo. Ang Sheikh Makdum Mosque ang pinakalumang mosque sa Pilipinas. Nag-exist ito noon pang 1380.
Tinayo ito sa ilalim ng supervision ng Arab missionary na si Sheikh Makdum na siyang nagpakilala ng reliyong Islam sa ating bansa. Ang puntod ni Sheikh Makdum ay matatagpuan sa mismong compound ng mosque. Ang Jones Bridge ay isa sa kilalang tulay sa Maynila. Ang tulay na ito ay isa sa napakagandang tulay na ginawa noon na kayang tapatan ang mga tulay sa Europa. Dinisenyo ito ni Architect Juan Arellano noong taong 1916. Ang Jones Bridge ay nireconstruct noong 1946 matapos itong masamang mawasak noong World War II. Ang Parisian beauty nito ay nawala at pinalitan na lang ng plain na design. Pero noong taong 2019, ang Jones Bridge ay pinondohan ng 20 million pesos ng city government ng Maynila para ibalik ang disenyo sa original structure nito. Ang Smart Coliseum o mas kilala sa The Big Dome ay dito madalas ginaganap ang mga malalaking event sa bansa. Una itong binuksan noong 1960 at nirecognize ito hanggang 1963 bilang pinakamalaking covered coliseum sa buong mundo at kinilala rin na pinakamalaking dome sa buong Asia mula noong buksan ito hanggang taong 2001. Isa sa mga buildings na unang itinayo sa Ayala Avenue ay ang Makati Stock Exchange. Dinisenyo ang gusaling ito ni Architect Leandro Locsin. Nagumpisa ang trading operations nito noong 1963, nakarival noon ng Manila Stock Exchange. Hanggang sa mag-merge ang dalawa at naging Philippine Stock Exchange noong 1992. Ang Manila Hotel ay unang nagbukas noong 1912. Kilala ito noon bilang finest hotel in the Far East. At magpanggang ngayon, nananatili pa rin nakatindig ang Manila Hotel. Ito ang larawan ng Session Road sa Baguio noon at ngayon. Sino magakala na noon ay meron lang iisang SM Supermall sa Pilipinas? At ito nga ang SM North EDSA na binuksan noong 1985 na katagalan ay lumaki ng lumaki. Ang mga lumang larawang ito ay nagpapakita kung gaano kakulay at kayaman ang kasaysayan ng ating bansa. Ang bawat larawan ay may kanya-kanyang istorya na hanggang sa kasalukuyan ay talagang ma-appreciate ng mga kabataan ngayon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.